Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw po mga taga-panood. Ako po si Aldi Bakla, ang inyong makakasama sa ilang minutong pagtatalakay po natin tungkol po sa kalagayan ng puso ng tao. Paano nagkakasakit ang puso ng tao? Paano rin ito gumagalaw at bumubuhay sa atin sa ating mga katawan? Ano ang pwedeng maging sakit ng puso natin at paano natin ito gagamutin kung sakali man na meron tayong cancer? Samahan niyo po ako sa ating pong ilang minutong pagtalakay tungkol sa puso ng tao. Ang circulatory system na binubuo ng puso, capillary at mga ugat ay siyang tagapagbomba ng dugo sa buong katawan. Sa loob ng puso, itinutulak ng left ventricle ang dugo papunta sa aorta o ang pinakamalaking artery sa buong katawan. Magmula dito, ang dugo ay tatakbo sa mas maliliit na ugat hanggang makarating ito sa pinakamaliit na ugat o capillary na siyang nag-uugnay sa mga artery at veins. Dito, pinakakawala ng dugo ang taglay nitong oxygen upang maihatid sa lahat ng selula ng katawan. Pagkatapos nito ay muling bumabalik ang dugo sa puso. Pumapasok ito sa ating right atrium at right ventricle patungo sa pulmonary artery at baga. Kapag nakakuha na ng oxygen, pumapasok ito sa ating left atrium at left ventricle upang muling maghatid ng sustansya sa buong katawan sa pagbomba nito ng dugo. Ito ang ating coronary artery na siyang nagsusupply ng dugo sa mismong puso ng tao. Pagmasdan nating mabuti kung ano ang posibleng mangyayari dito kung hindi natin ito iingatan. Habang tumatanda ang tao, posibleng magkaroon ng pamumuunang taba sa ilang parte ng coronary artery. Ito ay nagpapahina sa daloy ng dugo sa ilang parte ng puso. Tumitigas ang mga barang ito at nagiging malaking panganib sa kalusugan. Tinatawag itong atherosclerosis o paninigas ng artery. Pwede ring magkaroon ng blood clot o pamumuunang dugo at ito ay napakalaking panganib. Kapag hindi na sapat ang sustansyang nakakarating sa kalamnan ng puso, unti-unti itong namamatay. Kapag nangyari yon, pwedeng atakihin ang pasyente ng paninigit ng dibdib o angina at myocardial infarction. Ito ang ilan sa halimbawa ng aktwal na pagbabara sa loob ng coronary artery ayon po sa nakita ng mga siyentipiko. Pagmasdan po nating mabuti. Marami sa atin ang natatakot na magkaroon ng sakit sa puso. Ngunit ano nga ba ang palatandaan na tayo ay pwedeng may sakit sa puso? Una, ang paninikip ng dibdib, madalas na panghihina, sobrang hirap sa paghinga, at mataas na presyon ng dugo. Ngunit kadalasan, ang sakit sa puso ay hindi nagpapakita ng anumang sintomas. Kaya mga pasyenteng ito ay namamatay na lamang nang hindi nila alam na meron pala silang sakit sa puso. Ito ang mga dahilan kung bakit humihina ang puso ng tao. Una, pagbabara ng ugat sa puso. Mataas na presyon ng dugo. Sobrang pagpapagod at sobrang taba. Maraming mga paraan ang ginagamit ng mga dalubhasa upang malaman ang tunay na kalagayan ng puso. Una na dito ang ECG o electrocardiogram, MRI or nuclear imaging, at angiography. Dito nasisilip ang kalagayan ng mga ugat sa puso kung ito ay may bara at kinakailangan itong gamutin.
Kapag may sakit sa puso, ang mga dalubhasa ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan upang ito ay gamutin. Kalimitang ginagamit ng mga doktor ang mga gamot tulad ng nitroglycerin, beta blockers, at calcium channel blockers. Isang pamamaraan din ang balloon angioplasty. Layunin itong tanggalin ng ilang bara doon sa coronary artery sa puso. Nagpapasok ang mga doktor ng kable at catheter sa malaking ugat sa parting hita hanggang sa ang baradong ugat sa puso ay marating. Pag pinalaki ang lobo, bumubuka ang ugat at natatanggal ang bara. Isang pamamaraan din ang bypass surgery. Hinihiwaan ang dibdib ng pasyente upang mailabas ang puso. Ito ay tinatawag na thoracotomy. Gumagamit ang mga doktor ng heart-lung machine upang doon pansamantalang dumaloy ang dugo bago muli itong ibalik sa katawan. Kumukuha din ng malaking ugat sa ibang bahagi ng katawan at itong ikinakabit sa aorta patungo sa lugar na may pagbabara. Kaya't sa ganung paraan ay muling magiging maayos ang daloy ng dugo. Kapag tapos na ang operasyon, muling bubuhayin ang tibok ng puso sa pamamagitan ng electric shock. Nakita niyo po mga kaibigan kung paano ginagawa yung procedure na tinatawag nating bypass surgery. Napakahirap dahil una, mahal. Kalahating milyon po ang kinakailangan para magkaroon ka ng pagkakataon na makapagpa-bypass surgery. At hindi lang yon, ito po yung delikado, mapanganib. Sa isang tao, hindi natin alam kung ano yung kalalabasan, kung mabubuhay pa tayo o kung mamamatay tayo. Pero meron pa pong isang paraan na ito ay subok ng napakaraming doktor sa buong mundo. Ito yung pamamaraan na hindi tayo mahihirapan. Ito yung preventive measure natin para hindi po tayo magkaroon ng sakit sa puso. Ating pong panoorin. Isang bagay lang ang tiyak na mabisang paraan ng pag-iwas sa sakit sa puso. Ito ay ang pagiging disiplinado natin sa ating kinakain. Malaki ang maitutulong ng pag-iwas sa pagkain ng sobrang taba mula sa karne at iba pang processed foods, junk foods at iba pang pagkain mayaman sa preservatives. Umiwas din sa pagsisigarilyo, pag-inom ng alak at nakalalasing na inumin, at soft drinks. Higit sa lahat, kumain ng prutas.